announcement ay violation po ng ano, graft and corrupt practices act against the ano, the mayor, the vice mayor and some of the councilors po. Yun po ang pinaiko namin po. Lahat po ng ordinansa na ipinasa nung konseho ngayon, maaari po siyang madeklarang void kasi nga po questionable po yung composition nila. Okay. Maaari pong mangyari po 'yan. Eh nakita namin masyado nang naapektuhan ng mamamayan eh. Hindi na kami nakagalaw, hindi namin nagagawa yung katungkulan namin bilang isang kagawa dahil nasa kagawaan. So, nag-usap-usap po kami lima na tigilan na natin. Inurong na ho namin noong November 22 yung kaso yan. At inurong na ho namin, katulad namin yung papel eh, na pinasa ho namin sa City Hall. Ang mabigat nga ho, hindi na-actionan na City Hall. Tataka nga ho ako dahil sa pag-urong ho namin ng kasong yan, nung kami lima ho, nakapirma niya, ba't itinuloy pa ho? Eh, naiurong na ho namin ang kaso. So, hindi ho na-actionan yung pagpasa ho namin ng kaso. Hindi ho na parang timing eh. Mag-election sa October eh, di natin kung ano talaga, kung politika ba yan o ano. Opo. Pero naniniwala kayo, ang pondo ng Barangay San Antonio ay tunay na naaayon sa gastusin ng inyong barangay. Opo. At dumadaan naman ho rin sa konseho kung ano man ang nagagastos ho ng barangay, nakikita naman ho namin. Kamusta po pamumuno ni Kapitan Inyon sa 10 taon bilang barangay captain? Maayos naman ho. At natutugunan naman ho namin ng mga mamamayan, kung ano man ang problema ng mamamayan, nabibigay naman ho namin ng mga proyektong tama. Opo. So, nung mensahe nyo sa ating mga konsehal na gumawa ng resolusyon na ngayon di kayo mga sumusweldo, na ngayon ay napigilan ang inyong mga pondo para sa pangangailangan gastusin ng inyong barangay. Mag-isip po tayo, mga kasama, at tapusin na po natin itong problemang ito at ang naapekto na po natin ay ang serbisyo natin sa mamamayan. Masyadong naapekto, lalo na yung maliliit natin na umaas sa mamamayan, gamot, medical assistance, lalo yung mga senior citizen natin, burial assistance, masyado nung naapekto ang mga sa nangyayari ito. Isa sa mga argumento namin, kaya namin inakit sa sanggol ng panlalawigan, when in fact, umatras na ho yung mga komplainan. Kaya nagtataka kami, bakit pa rin itunloy nung sanggol ng panglunsod, acting as a quasi judicial body yung kaso. Tsaka yun nga, gaya nung nabanggit namin kanina, sobrang tagal na. 2020 pa ito nag-umpisa. 2023 pa lang sila naglabas ng desisyon. Ginagawa po namin ito ngayon para hindi po magiging precedent sa mga similar cases ng mga barangay captains, not only in Laguna but in the whole of our country. Kasi this can be a lethal weapon sa mga mayors na pwede nilang magawa sa aming mga barangay captains at mga kagawads. Yung mga kapitan na hindi sumusunod sa gusto ng isang mayor at pwede maging threat sa kanila politically, pwede po nila masira o ma-destroy ang kanilang reputasyon. So itong rason ito kung bakit kami ay lumalabas at gusto namin po malaman ng media na itong mga klaseng mga taktika ay sana po ay hindi na po talaga tularan. At sa mga aming mga bossing sa DILG, sa ombudsman, no? Kasi we are always at their mercy kapag if they find us guilty also. This can also ruin our career, not only our political careers, but also our reputation, no? So, as much as possible, kami mga barangay captains, eh, talagang susunod at susunod kami sa batas. Kasi wala naman po kaming kapangyarihan eh, na para talagang ma-influensya namin ang mga taong nag-uusga po, lalo-lalo na po sa task. Kasi wala naman po kaming budget. At alam na pa po siguro ninyo yan na ganun. So kami ho ay nilalabas po namin ito, ang aming kaso,
para po maunawaan po, hindi lang po sa mga aming mga constituents sa barangay, kasi naiintindihan po nila ang aming pinaglalaban dito. At kung hindi po sa mga tao po na interesado malaman kung ano ba ang karapatan na meron ang isang barangay captain pagdating po sa ganitong mga kaso. So ang amin na lang po dito sa ngayon, rest assured, especially to my barangay constituency, that the services as much as possible are going to be continued, and ang sahod naman ng mga empleyado are being subsidized also by yours truly. 2.3 million ang sahod po ng barangay kada buwan. At dahil po sa nangyari, wala po kaming ilalabas na 2.1 buwan na hindi kami nakapag sahod ng mga tao. But ano pa ba magagawa ko? Kung di gagawa po ako ng paraan, parang kung kayo po ay may pamilya, kung hindi naman porket hindi kayo nakatanggap ng sahod, gagawa po kayo ng paraan. So mabuti na lang po may paraan pa rin. At ako naman po ay dahil may kumpanya ako, doon akong kumukuha at umihirap ng pera sa aking sariling kumpanya. Kami po kasi yung pinakamalaking BPO dito sa San Pedro. Yun po ang means of income ko po, at doon po ako kumukuha at para po ma-subsidize ang sahod at mga pangailangan ng aking kabarangay. Ngayon, ang tanong ko po si John ay paano na lang kung ang barangay kapitan ay walang means na ganito? Luluhod ko talaga. Luluhod talaga. Kung anong sasabihin talaga, katulad ngayon, ini-imagine ko lang, nasabi ko na po sa kanila, mag-resign po. Ngayon, gusto nyo ngayon, permanent. Pero hindi pala pwede mag-resign ng isang barangay kapitan just like that. Meron pong mga requirements. Kasi kung hindi, dereliction of duty, criminal na naman na kaso ang abutin ko. So ano gagawin nyo po? Hindi ko ano na lang yung gusto nyo sasabihin, susundin ko. Eh, kaso naman, ano ba gusto nyo sundin ko? Tanggapin ko yung isang suspension na illegal para sa akin? Hindi nyo ako bibigyan ng due process? You're stepping on my constitutional right already. So ngayon, para sa akin, merong legal remedy siya, and that's what I'm taking right now. But these legal remedies takes time. But don't pressure me to submit, kasi ang pressure din yung ibang klase, ginugutom niyo yung aking mga empleyado. Constituency ko, naghihirap. Anong gusto niyo? Yan ang aking pong para sa akin ay masakit. Masakit. Kasi itong mga tao na to, sinuportahan ko rin. Si Mayor Art Mercado, sinuportahan ko yan. Nung yung pagiging, sa pag, sinama ko siya sa pagiging konsehal niya, vice mayor niya, yung pagka-mayor niya, sinuportahan ko all the way. And then ito ang gagawin sa akin. Hindi man lang ako pinakinggan, hindi man lang tinanong ng aking kaso dito. Ano meron? Ano to? So, anyway, ang akin lang ako, alam nyo, para maintindihan ng mga tao eh. Kung nag-aaway yung mag-asawa, huwag naman sana idamay ang mga anak. Kasi medyo foul na yan. Kung gusto nila mag-aaway-aaway kami dito sa politika, hindi sige, mag-aaway-aaway kami dito. Pwede namin i-akyat-yat sa abogado, sa legal, okay lang. Pero huwag na huwag galawin ang tao ba yun. Kasi sila ang kawawa. So yun ako, ang aking po. Gusto sa